for this interview, staff ko po ulit ang interviewin ko. Kung natatandaan nyo, halos lahat ng staff ko eh, na-interview ko na. But this time, it's going to be my DJ. Isa po siyang professional DJ, spinner. At ano po ito, may negosyo din po ito sa lights and sounds. So please welcome Jan Nieves. Jan. Po. Ayan. Jan, paano ka ba nagsimula sa ganitong klaseng trabaho? Kasi kahit paano to, specialized na trabaho ito eh, di ba? Yes po. Sa ano po, yung nag-start po ko sa father ko. Father mo? Yes po. Oh, anong da? Mahilig din po yung father ko sa sounds, sa audio. Nag-DJ ba siya nung panahon? Hindi naman po. Ano, bali, mahilig lang po siya mag-sounds. Oh, okay. Tapos, hanggang sa naano na po kami. Pati ikaw, nakahiligan mo na yes, rin. Po. Ah, ganun. Minsan pala totoo yun, no? Yes, yung po. Pag na, ano, kumbaga exposed ka sa mga ganun, nakukuha mo rin yung ano, no? Opo, yung hilig ng ano. Pero sa tingin mo ba dyan, ilang taong ka na rin nagaganyan, di ba? Sa tingin mo ba, bukod dun sa hilig, bukod sa nakuha mo yung hilig ng tatay mo sa pag sa music, sa tingin mo ba, talent mo rin naman talaga to? Pwede po. Kasi, no, kasi talent ito yes, eh, di ba? Ang hirap din ito eh. Opo. Hindi ko din po kalahi na magiging ganito. Ah talaga? Hindi mo in-expect opo. Na? Dahil ang gusto ko lang po, yung explore lang po na makapunta lang kung saan lugar. Ayun lang? Opo. pero ano, yung, I mean, I'm sure minahal mo na itong yes po. Negosyo. Kasi ito. Nung nag-start po, nung ano po, yung una, sumusuko ko eh. Kaya lang nung ano, inaanap-anap ko rin po yung ano, event. Oh, so na-ano yes, ka. Po. Kumbaga na-addict ka din yes, sa po. Events, no? Ang maganda kasi sa atin, di ba, wala tayong oras sa sinusunod. Yes po. So oras natin ang nasusunod. Yes po. Di ba? So, Jan, ano naman so far ang masasabi mong pinaka-challenging mong trabaho bilang DJ? Challenging? Pinaka-mahirap na nagawa mo. Or pinakamaganda? Sa ngayon, sa mga ano po, yung mag-blend po ng mga ano, music. Nang ano? Yung, parang katulad na anong blend? Yung ginagawa natin na ano, na kailangan iparis natin yung kabit, yung isang tugtog sa susunod. Ay, sa amin yes, pala po. Yun. may mga ano rin po kasi. Oo, hindi, ganun naman talaga kasi part of the job, di ba? Ano naman ang ano, ang sa tingin mo ang perks ng trabaho mo? Ano yung pinaka na-enjoy mo? As lahat po, Derek. Okay naman. Yeah, po. Matanong kita, ano ba ang genre? Ikaw, personal mo lang. Yes, ikaw, pansarili mo. Ano ba ang paborito mong klase ng music? Akin po. Ano ko eh? Kung ano lang, kung sa akin, ano, band, mga band. Ah, ganon. So, mga rock? Mga type mo? Mga sarili mo? Smoke. Mga local. Mga rock, oo. So, kung kahit rock, di ba, naano ka naman, nakaka-adjust ka naman sa mga yes, pangailangan ng mga shows, yes, di ba? At paano mo, kunwari, sinabihan kita, Jan, maganda pa nga ng music na ganito yung bagay sa'yo, ano ginagawa mo? Sin-search ko lang din po kung ano. Kung ano yung babagay sa ano natin. Oo. Sa event. Kasi yun pong ginagawa ko sa kanya. Diyan, hanapan mo ako ng ganito. Kaya, diyan pahabain mo itong music yes, na ito. Yung mga ginagawa niya music sa akin, minsan nakakaabot na po sa abroad. Kasi minsan tatawagan ko yan, diyan, pahabain mo nga ito kasi kailangan ko sa show dito. Ginagawa niya naman, mabuting available naman si Diyan. Diyan, may negosyo ka, di ba? Yes po. Bali nagsusupply din po ako ng mga ano, equipment. Oo. Oh. Like ano? Para malaman nila. Sounds and lights, LED wall, trusses. About sa event po. Diba, malaki. Yes, events po. Din. Eventually. Event supplier po. Matanong kita, ano ba ang mas ano sa'yo? Mas kumikita? Yung pagiging event supplier o yung pagdi-DJ? Same lang po. Ah, same. Yeah, po. Oo. So ano yun dyan? Yung pagsusupply mo saan yan? Sa mga parties? Ano po? Yung mga conforme po sa mga natin. Mga client. Requirements. Yes, depende sa client. Live band. Mga live concert.
Ah, meron Yes din. po. So, ibig sabihin may microphone kang Yes po. magtindi. Kasi alam mo naman ng mga ano singers, di ba, may mga requirement Yes po. yan, di ba? Diyan, kunwari may lumapit sa'yo. Sa isang gig, may lumapit sa'yo, sabihin eh, Kuya Jan, bata. Bata. Yes po. Natin mga 18 years old. Kuya Jan, turuan mo naman ako maging DJ. Paano ba maging DJ? Yes, ang inaano ko lang po yun, kailangan mahilig, hiligin mo rin mag, ano, mag, sa mga music, ano, kailangan kabisado yung muna yung mga music na, lahat, yes, di lang particular, yes, ano, po, kasi mahirap po yun, mahirap po mag DJ, lalo kung hilig mo lang yung rock, tapos i-request ka ng R&B, tapos, pagdating sa request, hindi mo rin alam kung paano mo siya, na ano, Oo, kasi kailangan marunong. Yes po, lahat po. Kailangan po alam mo. Paano naman pag may bata naman, isang paslit, na, Kuya Jan, gusto ko maging DJ paglaki ko. Ano ba dapat kong gawin? Bata, sabi natin mga 10 years old. Yan din po yung sinasabi ko yan. Same lang din po yung sinasabi ko. Kailangan, ano lang sila sa mga music, sa, ano, kailangan hilig talaga po. Hindi po lahat ng ano, bakit gusto mo, madali po. Pagdating sa disiplina, sa ganyan, anong masasabi mo sa mga bata? Pakisama. Kailangan marunong makisama. Sa disiplina. Yan, unang-unang disiplina, pakisama. Yung yeah, basically, yun yun, di ba? Kasi bata pa yung mga yan, di ba? Kailangan matuto sila, di ba? Jan, ilang taon ka na ngayon? 36 po. Oh, 36. Sabihin natin pagdating mo ng 45, ano ang, paano mo nakikita ang sarili mo? Nine years yun, ha? Now. Paano na si John sa loob ng siyam na taon? Hindi ko rin po maano, basta ako, kung ano lang po yung ginagawa, tinutuloy ko lang po. Kung gansan lang po, yun na lang po yung ano ko. I'm sure naman meron kang ambisyon, di ba? Yes po. Anong, sa tingin mo ba, by that time, malago na yung negosyo mo? Sana. Oo. Sana po. Oo. Di ba? Para naman, siyempre, sa kinabukasan, di ba? Maganda naman yung, maganda ang negosyo. Alam niyo po, ito si Jan, mahiyain po ito. Ano po, talagang concentrated siya sa negosyo, sa kanyang trabaho. Madaling katrabaho, hindi naman siya mahirap kasama. Nagulat niya ako, biglang pumayag siya magpa-interview sa akin. Pero actually, kung titignan niyo po, katabi ko po siya ngayon dito, ninenervous po yan. Pero, kailangan ko lang kasing gawin kasi hindi, siya na lang sa mga staff ko, hindi ko na-interview. Gusto ko naman maintindihan po ninyo yung pananaw ng iba pang staff ko. Katulad ni John, ang aking DJ, spinner. Gusto kong makita yung papaano siya nagtatrabaho, papaano ba siya sa grupo namin. Anong masasabi mo sa mga kasama natin dyan? Super bait. Masaya. Masaya mga kasama. Oh, sa tingin mo ba nakahanap ka ng pamilya sa amin? Yes po. Ayun. So, ayan, kita niyo, napakadalang ng sagot. Pero ano po, talagang basically, he's a man of few words. Pero pag nagtrabaho naman, talagang trabaho ang alam ni John. Okay, so that's John Nieves, ng aking DJ. Kung merong gustong mag-hire ng kanyang mga equipment, John, paano ka makukontakt? Yung cellphone number mo? Yes po. Naku, hindi pa yata yung moryado yung cellphone number. Pabisado. Ayun, you can contact John through? 0967-317-9595. Ayun. So kung may gustong ano, may gustong i-hire yung kanyang equipment at si Jan na rin tutulong, siya may-ari eh. So pwede niyo naman siyang tawagan doon sa number na 'yon para sa party need, sa event needs yes, niyo, sa kung ano man. So sa ngayon, may show po kaming gagawin dito sa Okada, kaya sinamantala kong kasama ko siya dito dahil mahirap na pag hindi ko na siya kasama, mahirap pag-ilapin. Marami rin ginagawa si John. So thank you, John. Thank you po, Derek. Okay.